Hello, good morning. Kasama pa yung manok. Pasensya na, live talaga kasama yung manok. Okay, so share screen ko ulit. Ito ay para sa mga grade 10. Grade 10 Aristotle, Grade 10 Agoncillo, Grade 10 Bonifacio, at Grade 10 Dagohoy. Ito ay ang ating araling pangwika, pagsasaling wika. Para meron tayong babalikan na lesson, may babalikan tayo na aralin. Okay po, so magsisimula na po ako. Share screen po ulit ako. Kapag nag-start na ako dito kasi, hindi ko na makikita yung sa live chat. Kaya ano po, tuloy-tuloy na lang po din si Ma'am, okay? So, ang ating aralin ay pagsasaling wika. Ah, dahil inuulit ko po, hindi ko po nakikita yung ibang mga chat dahil nag-play po yung ating PowerPoint dito. So, aralin natin ay pagsasaling wika. Ang pagsasaling wika ay ang paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isasalin. So kung mapapansin, dalawang wika yung nababanggit dito. Una, yung pagsasalinan at una, yung kung saan magbumula yung ating pagsasalin. So, yung pinagmulan at yung pagsasalinan. Sabi dito, pagsasalin sa pinakamalapit na katumbas. So, kung walang direktang katumbas, dun tayo sa pinakamalapit na katumbas sa wikang ating pagsasalinan. Tatandaan natin na ang isinasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang bawat salita na bumubuo rito. So kung tayo ay nagsasalin ng isang mga talata o mga kwento, hindi tayo nagsasalin ng salita sa salita, kundi binubuo muna natin ang buong diwa ng talata. Pangungusap sa pangungusap para hindi tayo nalalayo sa diwa namin o mensahe ng ating isinasalin. Ang pagsasaling wika ay muling paglalahad sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal. Ang mensaheng isinasaad ng wika, una, batay sa kahulugan. Pangalawa, batay sa estilo. So ulitin lang natin, medyo mahaba kasi. Ang pagsasaling wika ay muling paglalahad. Gusto ko baga parang kung tayo ay nanood isang pelikula, tapos pag-uwi natin sa bahay, ikukwento ulit natin kung ano ang nangyari. So kung ano yung nakita natin, kung anong napanood natin, yun din yung kinukwento natin sa mga kasama natin sa bahay na nagtatanong kung ano ba yung nangyari sa pinanood mong pelikula. Ganun din po sa pagsasaling wika. Kung ano ang nangyari o kung ano ang sinasaad doon sa ating nabasa, halimbawa, ang binasa natin ay galing sa Ingles or English, doon din natin ibibigay sa Filipino kung ano ang sinabi sa English, ganun din ang sasabihin sa Filipino. Ano yung kahulugan at yung pamaraan o estilo na nakita natin doon sa ating binasa. Okay, so meron tayong practice dito. May practice muna tayo. So sana kung may nanonood ng mga estudyante, no, na subukan nating sagutan.
Isalin sa English ang mga sumusunod na salita. Okay, o, take note ha, yung ating panuto. Isalin sa English. Inuulit ko na kapag yung tinutukoy natin ay ang wika, ang English ay nanatiling English. Pero kapag yung English person, yung tao na nakatira sa Inglaterra, pwede nating isalin na English. Pero dahil ang tinutukoy natin dito ay wikang English, ito ay English pa rin. Same spelling at capitalized, okay? Ayan. Ang unang salita ay maganda. Lagi nating naririnig ang salitang maganda. Tingnan natin, open tayo sa cellphone. Ay, wow. Kumusta, Chriselyn Kai, Pauya? Good morning po from Ten Agoncillo. Good morning. Good morning, Chriselyn. Kuya Jojo. Hello. Discarte mo to. Hello, Christian Del. Hello, hello. Ayan, maganda. Ang maganda sa English ay maaring beautiful, pretty, o depende sa ating ginagamit na salita. Bulaklak. It's flower. Bulaklak. Masaya. Okay, ang masaya ay happy. Kulay. Color. Yung iba naman ay hue, H-U-E, hue. Malungkot. Sad. Good morning, Patricia. Bahay. Bahay ay house. Silangan. Silangan, east. Silid. Room ang basa natin dito o ang lipat natin ito sa English. Sunod, tahimik. Pagtahimik, maaring quiet, maari din na silent. And then, hugis. Or shape. Ayan po. Natatakpan pala ano? Isalin sa Filipino ang mga sumusunod na pahayag. Isalin sa Filipino. Teka nga, natatakpan pala doon, no? Alisin ko na lang yung banner. Ano ba yun? Ayan, wala na tayong banner. Share screen ulit ako. Hello, Abrodera Buhay Taiwan. Nagle-lesson sana ako. Pero live. Pero okay lang to para may mababalikan yung aking mga estudyante. Nangangapa ako sa StreamYard. Ang aking share screen. Ayan. Naku, nakita na nila lahat. Okay. So, itutuloy ko na. So, nabanggit na natin yung kahulugan nito kanina, pagsasaling wika. Doon na tayo sa ating pagsasanay. So, natapos na natin ito kanina. Maganda. Bulaklak. Masaya. Kulay, malungkot, bahay, silangan, silid, tahimik, hugis. O yung panghuli natin ay hugis. Okay, so doon tayo sa mga pahayag. Isalin sa Filipino ang mga sumusunod na pahayag. Number one natin ay good morning. Paano tayo magsabi ng good morning sa Filipino? Sinasabi natin ay magandang umaga. O kaya ay magandang umaga with exclamation. Para masayang masaya talaga. Sunod.
Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. How are you? How are you? Ito sa Pilipino ay, kumusta? O kaya ay, kumusta ka? Kumusta ka na? How are you? Hindi kamusta ha, kumusta. Mula sa Kastilang, como esta? Kumusta? What is your name? What is your name? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? What can I do for you? What can I do for you? Ano may paglilingkod ko sa iyo? Ano may paglilingkod ko sa iyo? Kasi di ba pagtanong daw, pataas ang tono, ang intonation. Till we meet again. Till we meet again. Hanggang sa muli nating pagkikita. I am pleased to see you. I am pleased to see you. Kinagagalak kong makita ka. Ikinagagalak kong makita ka. I hope you remember me. I hope you remember me. Sana naalala mo ako. I'll be going now. Aalis na ako. I'll be going now. Aalis na ako. Then number 10, you are beautiful. Maganda ka. O kaya yung sa iba, ikaw ay maganda. You are beautiful. Okay? So kung mapapansin natin do sa unang pasasanay, yung mga salita na isasali natin sa English, minsan yung isang salita ay nagkakaroon o mayroon tayong naiisip na ibang katumbas na salita sa English. Minsan kasi yan or madalas yan kasi dapat ay ibinabatay natin sa pagkakagamit ng salita sa pangungusap. Kaya pag may nagtatanong, ano bang ibig sabihin ng salitang ito? Tinatanong din nung pinagtanungan mo, ano ba yung sentence? Ano ba yung pangungusap? Kasi doon natin makukuha yung kahulugan ng salita mismo. Okay. So paano ba yung mga pamaraan sa pagsasalin? Bago ka magsalin, kailangan na taglay mo ang mga katangian ng isang mahusay na tagapagsalin o yung tinatawag na translator. Okay, tagasalin upang maging isang epektibong tagasalin o translator, marapat na taglayin ang mga sumusunod. So, inaasahan or you are expected na mayroon kang mga katangian tulad ng mga sumusunod. Una dito, sa checklist natin, sapat na kaalaman sa dalawang wikang ginagamit sa pagsasalin. So una, dahil tayo ay Filipino, so inaasahan na tayo ay may sapat na kaalaman sa wikang Filipino. Excuse po. So inaasahan na tayo ay may sapat na kaalaman sa dalawang wika. So unang wika agad natin na inaasahang maalam tayo ay ang wikang Filipino. At kasunod, yung isa pang salita na maaring pagsasalinan natin from Filipino to English or Filipino to French or Filipino to Nihongo. O ganun din kung ikaw ay magsasalin from Nihongo to Filipino. Bakit mahalaga na alam natin yung dalawang wika na iyan? Malalaman na ikaw ay maalam o may kaalaman sa dalawang wikang ginagamit sa pagsasalin kung nakukuha mo ang kahulugan na kanyang isinasalin o kaya ay mahusay siya. Kumukonsulta sa diksyonaryo at naunawaan ang maliit na himaymay ng kahulugan at halagang pandamdaming taglay ng mga salitang gagamitin. So, tignan natin. So, yung kahulugan ng sinasalin ay nakukuha natin. Kaya nga, di ba, kagaya ng binanggit ko kanina, pag meron tayong gustong ilipat, ano nga ito sa Filipino? Kaya ano nga ba ito sa English? Tatanungin tayo din. Ano yung sentence? Para makuha natin yung mismong kahulugan.
Minsan naman, tayo ay tumitingin sa diksyonaryo. Bakit tayo titingin sa diksyonaryo, yung para makita yung iba pang mga kasing kahulugan o synonyms ng salita na yon, para mapili natin alin ang pinaka-appropriate o pinaka-mainam gamitin sa pag-uusap. Kasi meron tayong tinatawag na diction, a proper use of word. Naunawaan yung maliliit na himay-may na kahulugan at saka minsan kasi naiiba ang kahulugan ng salita kapag naiiba yung dating ng mga ng mensahe kapag pinalitan natin ng hindi akmang salita. Kaya dapat ay maalam tayo. Ikalawa, sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Paano po itong kakayahan pampanitikan? Ang kaalaman sa gramatika ng dalawang wika sa pagsasalin ay kailangan ng tagapagsalin sa pagsusuri ng diwang nais ipabatid ng autor. So kinakailangan ay hindi lamang tayo magaling sa magmangusap pati yung sa gramatika. Kung sa English meron tayong subject verb agreement. Gayon din sa wastong paggamit ng mga salita o yung binanggit ko kanina na kaakmaan. Tama bang sabihin na limbawa may isang tao kang nakita tapos nagagandahan ka sa kanya? Kaya lang hindi kulang yung kanyang height. So hindi natin siya pwedeng masabi na she is beautiful. Pwede nating sabihin na she is cute kasi nga maliit siya. Wastong pagkakabuo at pagkakasunod-sunod. Okay, so meron tayo kasing mga pamantayan depende nga sa wika na ating pagsasalinan, depende sa wika na ating isasalin. Sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Okay, mahalaga po ito. Nagiging mahusay at maayos ang pagsasalin kung ang tagapagsalin ay may malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay. Kung tayo ay magsasalin ng may kanalaman sa chemistry, ay hindi naman tayo magaling sa chemistry, baka iba yung maibigay natin na salin. Baka sa halip na makatulong tayo sa magbabasa nito, baka lalong maguluhan. At isa pa, nagiging madali sa atin ang ating gawain ng pagsasalin kung yung ating isinasalin ay alam natin o malapit sa puso natin. Di ba mahirap gawin ang isang bagay na hindi mo naman gusto. Kaya nga, mas maganda, mas mainam kung yung isasalin ay yung bagay na gusto mo o halimbawa ay yung kwentong naibigan mo. Kailangan interesado rito ang tagasalin. Makatutulong din ng malaki kung makipag-ugnayan ang tagapagsalin sa autor kung maaari. Kung kaya naman, pwedeng mag-interview o pwedeng makipag-usap, makipag-ugnayan yung tagapagsalin o yung translator, ano ba yung gusto mong sabihin dito? Para naman makuha nung tagapagsalin yung diwa mismo, buong diwa o yung goal talaga nung author o nung nagsulat ng akda na isasalin. Pero kadalasan naman kasi sa atin, kung ano na yung halimbawa meron tayong isasalin na paragraph kuha sa isang akda, hindi na tayo nagtatanong na doon sa author kasi kung ano na yung naunawaan o yung nahandun na sa pahayag, ayun na yung ating isinasalin. Yun na yung, kumbaga parang what you see is what you get na yung kadalasang nagaganap. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. O may kinalaman na dito sa kultura, pagkakakilanlan ng bansa. Ang lahat ng wika ay may sariling bisa at kakayahan bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng sariling kulturang kinabibilangan nito. Kaya't marapat lamang na upang maging makabuluhan at mabisa ang pagsasalin ay magkaroon ng malawak at sapat na kaalaman ang tagapagsalin sa kultura ng dalawang bansang kasangkot sa pagsasaling wika.
May mga pagkakataon na kapag tayo ay nagbabasa ng isang akda, may mga salitang ang intindi natin ay ang basa natin doon, ang unawa natin ay hindi maganda. May mga nagmumula. Yung pagbinasa natin parang nagmumula, pero ganun yung sa kultura nila na salita lang. Kumbaga, walang malalim na kahulugan. Pero dahil nga iyan ay pagpapahayag o natural sa kanilang kultura, ay ginagamit nila sa kanilang wika. Pero dahil tayo ay tagapagsalin, kung ano yung diwa, uulit-ulitin natin, kung ano yung diwa nung akda, yun ang ating isasalin. Hindi po yung separate o yung kahulugan lang ng salita na iyon. Kaya nga, magandang suhestyon yung nabanggit kanina na pagkaroon ng pakipag-ugnayan sa author o yung doon sa nagsulat. At isa pa, bakit kailangan na alam natin yung sa kultura ng pinagsasalinan o yung pinanggalingan? Kasi representasyon. Bawat akda ay representasyon ng kultura ng kanilang bansa. Ginagamit yung mga akda para ipakilala, ganito po kami sa aming bayan, ganito po kami sa aming bansa. Kaya dapat ay religious tayo. Kung ano yung nakasulat doon, ay huwag nating babaguhin para hindi natin, kumbaga ay, ma-disrespect o yung kanilang kultura. Okay, sunod. Okay, meron tayong mga gabay sa pagsasaling wika. Okay, o bago tayo tumuloy. Hello po, Ma'am Elma. Kumusta? And Rosmin, hello, good morning, good morning. Pwede niyong balikan itong lesson na ito. Kaya lang medyo mahaba na yung pasakali ko kanina. Inaral ko pa ang StreamYard. Pahirap pala. Good morning. Ay, good morning. Okay. Gabay sa pagsasaling wika. Unang dapat natin gawin, basahin muna ang buong akdang isasalin upang makuha mo at maunawaan ang kabuuang wika nito. Ulit, basahin muna natin. Kailangan ay intindihin muna natin. So kapag halimbawa binigyan ka ng teacher, ito, isalin mo sa Filipino, English na kalagay. Mahihirapan tayong ilahad yung kahulugan ng akda na yon o ng article na yon kung ang gagawin natin ay sentence per sentence. Basahin muna natin ang buo. Ganun po tayo lagi. Ah. Basahin muna natin ng buo. Sunod, isagawa na ang unang pagsasalin. Dapat mong isipin na ang isasalin ay diwa at hindi mga salita. O yung binabanggit ko kanina. Pagkatapos mong mabasa, pagkatapos mong maunawaan yung mensahe ng iyong akda o yung article, magsagawa ka na ng pagsasalin, magta-translate ka na. So, kailangan mo ng kinatawag natin na burador o yung draft. Pagkatapos mong maisalin ng akda, itabi mo muna yung original o yung original na copy at basahin mo yung salin o yung ginawa mong translated copy. Pagkatapos mong mabasa yung salitang ay yung gawa mong salin, basahin mong muli at alamin kung meron ka pang dapat palitan. Kung meron mga pahirala na pwede mo nang alisin o meron ka pang pwedeng idagdag para mabuo yung diwa doon sa original na article. Ipabasa mo ng malakas sa iba ang salin at obserbahan ang mga bahagi ng salin na hindi mabasa ng maayos. So ito ay practice din namin sa journalism. Yung sa pinagagawa ko rin sa mga estudyante ko, sa mga writers namin nung nag-ano kami sa dyaryo. Pag may papasa silang article, ang tanong ko, binasa mo na ba yan? Kasi ang gawa ko sa kanina,
Kapag meron silang article, basahin mo ng malakas. Harap ka sa salamin, basahin mo ng malakas. Kapag ikaw ay nabulol, ibig sabihin may mali dyan. O ulitin mo yung article mo. Ganun po yun. Ganun din dito sa ating sa pagsasaling wika. Basahin, ipabasa mo sa iba kasi gawa mo na yan. So alam mo na. Pero kapag sa iba, ipabasa mo yan at pansinin paano nila binasa. Kapag meron doon na kanta bulol-bulol sila o kaya ay halos ilapit na nila sa mukha nila yung papel na pinagsulatan mo, yung pinapabasa mo, ibig sabihin, there is something wrong. Yung part na yon, basahin mo, balikan mo, ayusin mo. Rebisahin ang salin at saka muling ipabasa ng malakas sa iba. Sa iba, hindi dun sa unang nagbasa. Hanggang sa maging maayos ng lahat ang dapat ayusin. Ma'am, bakit po kailangan ipabasa sa iba? Ganun eh, kailangan ng tinatawag na fresh eyes. Kasi dun sa unang mong pinagbasa, nakita na niya at most likely, alam na niya kung saan siya mag-a-adjust ng pagbabasa. So ito naman sa pangalawang salin mo, na-edit mo na ulit, naayos mo na yung part na medyo naguluhan siyang basahin, pero sa iba mo na ipapabasa. At saka kapag satisfied ka na, edi meron ka ng maayos na salin. Paano po ba kami dapat magsalin? So ito na yung mga simulain. Ito na yung ano natin, titingnan natin. Yung mga rules. Bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. So dahil halimbawa tayo mga Filipino, alam natin na kapag ang mga salita natin ay dumarami o nagkakaroon ng ibang kahulugan kapag naglalagay tayo ng mga panlapi. Ang dami nga nating panlapi, isang nababago yung kahulugan ng salita kaugnay sa panlapi. Yan ang ating kultura, ganyan tayo mangusap sa Filipino. So sa wika, nakaugat sa kultura natin kung paano tayo gumamit ng mga pangungusap o ng mga salita, kung paano tayo magpahayag. So halimbawa dito, her heart is as white as snow. Her heart is as white as snow. Paano natin to isasalin sa Pilipino? Busilak sa kaputian ang kanyang puso. Ma'am, hindi po pa pwedeng busilak na lang. Busilak ang kanyang puso kasi sinasabi na mabuti ang kanyang puso. Bakit po hindi pwede? Kasi nga, nakalagay sa kanilang, titignan natin yung sa kultura nung pinanggalingan natin. Her heart is as white as snow. Yung paghahambing nila sa kabutihan ng puso, kailangan maipakita yung kulay puti bilang katumbas ng pagiging malinis. Okay? So kailangan ay mababanggit natin sa salin. Busilak sa kaputian ang kanyang puso. Bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan o yung style. Sa English, ay hindi ko napalitan to, dapat to ay sa English, ang simuno ng pangungusap ay laging nauuna kaysa sa panaguri. Sa Filipino, ay karaniwan ang dalawang ayos ng pangungusap. Dalawang ayos po. So, halimbawa dyan, di ba sa English, laging ang nauna yung subject bago yung predicate. Pero sa Pilipino, meron tayong dalawang choice. Uunahin ba nating banggitin ang paksa o unahin natin yung ating panaguri? Yung meron tayong, kapag nabauna yung paksa, meron tayong salitang ay. Okay, yung mga kabalikan at karaniwang ayos ng pangungusap. Elementary days natin, di ba may ganyan. Mga halimbawa. Ito po. Sa English, Jose watered the plants. Pansinin, nauna yung subject, Jose. Sa Filipino, dinilig ni Jose ang mga halaman. Dinilig ni Jose ang mga halaman. English, the plants were watered by Jose. The plants were watered by Jose. So nauna pareho dito sa ating dalawang pangungusap,
Nauna sa ating mga pangungusap sa English, yung kanilang paksa o yung subject, Jose. Sa pangalawang pangungusap, the plants. Dito sa Filipino, sa una nating pangungusap, nauna yung pandiwa, dinilig. Nauna yung panaguri, dinilig ni Jose ang mga halaman. Ang mga halaman ay dinilig ni Jose. Pareho pa rin ng kahulugan. Pareho pa rin ng mensaheng nais iparating na itong mga halaman ay nabigyan ng tubig. Okay. Hello, Sis Pangs. Thank you. Thank you. Nagle-lesson po ako. Letter B. Kailangan maging maingat ang tagapagsalin sa paggamit ng mga panlapi tulad ng at yung mag at nag. Pansinin po kasi, kapag gumamit tayo ng sa ating pandiwa, ito ay nagpapakita ng lipas na o yung past tense na. Kaya yung mag or nagiging nag. Lilia bought a book. Karaniwan, naririnig natin sa mga bata yung ganito. Nagbili ng aklat si Lilia. Nagbili ng aklat si Lilia. Kasi nga, pas na, nag. Tapos, yung root word na bili. Pero ang tamang gamitin natin ay yung panlaping Bumili ng aklat si Lilia. Okay? So, ito ay kadalasan hanggang ngayon kahit sa mga grade 10 medyo nagkakaroon ng kalituhan sa paggamit ng mga panlapi. Kaya kinakailangan ang lagi ng pagsasanay o practice. Ito po. Hindi kailangang ilipat sa pinagsasalin ng wika ang kakanyahan ng wikang isinasalin. Hindi kailangang ilipat. Halimbawa, si Pedro ay nanood ng sine. Na pag nalipat na to, Pedro movie so. Kasi parang nangyari dito ay sa salita siya. Nanood ng sine si Pedro. So, Pedro, a movie. Nanood si Pedro sa sine. Movie, Pedro, a so. Parang ano, di ba? Lumalayo na tayo. Sine ang paninood ni Pedro? Sine? Movie? So, Pedro. Pero ang tama lamang dyan ay Pedro saw a movie. Kumbaga, dapat ay inuunawa, iniintindi pa rin natin. Kailangan ay yung, hindi natin pwedeng ilipat yung kakanyahan ng wikang isinasalin. Yung original natin na si Pedro ay nanood ng sine, pagdating sa English, Pedro saw a movie. Ganun lang po kadali. Ganun lang kasimple. Huwag na natin gawing komplikado katulad ng mga halimbawa dito. 4. Ang mga daglat, mga acronym, mga formula na masasabing establisado na or universal na ang gamit ay hindi na natin dapat isinasalin. Hindi lahat ng nasa article mo na isasalin, kailangan mong isalin. Alamin mo muna ito ba ay ginagamit na ng pangkalahatan. For example, DepEd, Department of Education. Hindi na natin ito isinasalin ng CAGED, galing sa kagawaran ng edukasyon kasi ang DepEd ay established na bilang isang acronym ng Department of Education. Ito namang CM para sa centimeter. Hindi na natin ito sinusulat na SM kasi di ba ang centimeter, pag isinalin natin sa Pilipino, nagiging sentimetro. Pero hindi natin isusulat ito as SM. Yung H2O, or ang basa natin na dito, hindi H2O eh. Kasi kapag nakita natin ito, ito ay tubig, antimano, di ba? Pero hindi natin ito sinusulat na as TU, shortcut ng tubig, kundi H2O lang. Understood na kasi na iyan ay tubig. Yeah.
Laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita. Ito po ay practice din ulit namin sa John. Magtipid ng salita hanggat maaari dahil nagtitipid tayo ng espasyo sa ating dyaryo. Tell the children to return to their seats. Pwede nating sabihin, sabihin mo sa mga bata na bumalik sa kanilang upuan. Tama naman, di ba? Tell the children to return to their seats. Sabihin mo sa mga bata na bumalik sa kanilang upuan. Oo, tama. Pero dapat natin na dapat nating isaisip yung pagtitipid ng mga salita. Paano dapat? Paupuin mo ang mga bata. Ganun lang kasimple. Paupuin mo ang mga bata. 6. Nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ng isang salita kapag ito'y nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. Okay. Ulit-ulitin ko lang. Kanina ko pa nababanggit, di ba? Yung isang salita. Ano nga ba ito? Ano nga ba ibig sabihin ito? Ano yung sentence? Paano ginamit? Ganun yung ano. Ako baga yung sinatawag natin na context clues kapag tayo ay nagbabasa. Kapag meron tayong bagong salitang na-encounter sa mga articles, nakukuha natin ang ibig sabihin kasi nga binabasa natin yung pangungusap o yung article kung saan ito ginamit. Ganun din dito. Nagkakaroon ng tiyak na kahulugan ang salita kapag ito'y nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. Halimbawa, he ate a cup of rice. Kumain siya ng isang tasang kanin. Rice, di ba? Rice e kanin. The farmers harvested rice. Nag-ani ng palay ang mga magsasaka. Rice pa rin. Sa una, rice ay katumbas ng kanin. Sa pangalawa, rice ay katumbas ng palay. He bought a kilo of rice. Yung rice dito ay bigas. So kung makikita, sa tatlong pangungusap na ito, ginamit yung salitang rice. Pero nagkaroon ng iba-ibang kahulugan. Rice bilang kanin, rice palay, rice bigas. Paano nagkaroon ng iba-ibang kahulugan? Kasi nga sa pagkakagamit sa pangungusap. Isaalang-alang ang kaisahan ng mga magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles. Okay, isaalang-alang ang magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles. Ano po ito? Ang salita natin sa English ay solid and liquid. Kumbaga ano sila? Kambal, magkarugtong. Pag isinali natin sa Pilipino, hindi pwede yung solido at liquid. Hindi rin maaari yung solid at likido. Kailangan ay pag sinali natin solido at likido, so magkaugnay sila, o kaya ay solid at liquid. Ay, ano ba yun? Ayan, solid at liquid. So nakita ninyo yung ano, yung kaugnayan nila sa isa't isa. Solido, likido. Parehong nagtatapos na sila sa O. Kumbaga yung kaisahan nila ng kung paano isinalin. Okay. Ito naman, solid at liquid. Kung paano binanggit sa English, isinalin lang kung anong bigkas, siyang sulat ang ginawa nila. Okay po? Mahalaga ang diksyonaryo sa pagsasaling wika, ngunit huwag paalipin dito. Okay, kanina binanggit natin na ang isang mahusay na tagapagsalin ay sumasangguni sa diksyonaryo. Totoo yon, pero ipinapaalala sa atin na huwag paalipin sa diksyonaryo. Huwag paalipin na kapag merong isasalin, kapag merong kailangan makuha yung kahulugan na hanapin agad natin sa diksyonary, dapat ay nasasanay na yung ating isip, ang ating utak sa kusang pagbibigay o paghahanap ng mga kahulugan at katumbas ng mga salita. Nakatutulong ang diksyonaryo lalo na sa spelling, lalo na sa pagbibigay ng mga kasing kahulugan. Pero dapat ay
tayo mismo yung utak natin ay nasasanay din. Iulitin ha, mahalaga ang diksyonaryo pero hindi laging gagapitan. Parang ano yan eh, parang samat. Mahalaga ang calculator, lalo na kung ikaw ay accountant. Pero kung ang kukumputin mo ay 3 times 3, ika-calculator mo pa ba yan? Siyempre, hindi na. 3 times 3 equals 9, automatic yon. Ganun po yung halimbawa. Yung mga bagay na matik na, hindi nyo na kailangan gamitan pa ng gadget. O kaya dito ay diksyonaryo. Ang isang magandang pamagat sa English ay hindi nangangahulugang magiging maganda ring pamagat sa Filipino. Ito po yung pagsasaling wika ng mga title. Example, broken arrow, sirang palaso, o bakling palaso. Hindi pwede. Yung title na broken arrow, may dating na siya. Huwag na nating guluhin pa. Face off, tanggal muka. Parang yung isang action movie na face off, pag pinalitan natin ng pamagat na tanggal muka, parang magiging comedy na ang dating sa atin. Hindi ba? So, ganyan na lang po yun. As is ang mga pamagat. Speed. Bilis. Baka habulin tayo ni Keanu Reeves kapag pinalitan natin yung title ng kanyang pelikula ng Bilis. Kasi diba nauso yung ano, yung mga Tagalized foreign movie, yung mga English movie. Oo, Tagalog na yung mga salita ng mga karakter. Nagkaano na, nagdadab-dab na. Pero huwag naman nating palitan yung title. Eto, The Exorcist, Ang Sinaniban. Ay baka naman yung maging horror, again, comedy na. Nawawalan na nung dating yung pelikula. Okay, oh, malapit na po tayong matapos. Hello, Trillionario. Good morning. Trillionario, sana lahat trillionario. Mga paraan ng pagsasalin. Unang paraan ng pagsasalin, yung tinatawag natin na pagtutumbas. From Filipino to English or English to Filipino. Isa sa isang tumbasan. Halimbawa, yung mga pangalan o yung mga noun. Ama, father. Anguish, dalamhati. Kalapati, dove. Citizen, mamamayan. Katwiran, reason. Faith, pananalig. Word per word o salita sa salita yung ating mga pagsasalin dito. Ano pang mga salita sa salita? Na ano, isa sa isang tumbasan. Kapag pandiwa, pukawin, arouse, authorize, pahintulutan, kopyahin, copy, criticize, punahin, magpahayag, express, run, tumakbo. Bakit dito, laging tumakbo, hindi takbo? Kasi past tense na o, run ang nakalagay, R-A-N. Diba? Kapag halimbawa, authorized. Nagkaroon ng D dito sa authorized. Itong pahintulutan ay papalitan natin ng pinahintulutan. Ganon. Panguri. Matamis. Sweet. Pretty. Maganda. Payat. Thin. Rich. Mayaman. Sanay. Expert. Good. Mabuti. Okay, o kaya yung iba ay ano, pag itong mabuti, pero parang baliktad, ano? Good, mabuti. Baliktad yun sa huli. Nauna yung English at Tagalog. Parirala naman tayo, isa sa isang tumbasan muli, parirala at subnay, ability to apply knowledge. Kapag sa mga parirala, ability to apply knowledge, kakayahang magamit ang kaalaman. Ability, kakayahan, magamit, apply, knowledge, kaalaman. Kakayahang magamit ang kaalaman, ability to apply knowledge. Sunod, supervised reading activities. Mga, bakit po? Kasi activities maanto,
plural. Mga pinatnubayang gawain sa pagbasa. Mga pinatnubayang gawain sa pagbasa. Written activity. Pasulat na gawain o gawaing pasulat. Written activity. Ito po, sa panghihira, halimbawa sa Kastila, mula Kastila at isasalin sa Pilipino, nagkakaroon lamang tayo ng pagbabago sa baybay. Dito, kalimitang sinusundan natin yung tinatawag natin na kung anong bigkas siyang sulat. For example, kusina. Kusina. Kasi sa Kastila, yung C ay sounds K, sounds S. Eh sa atin, ang basa nga dyan ay kusina, kaya ang baybay ay K-U-S-I-N-A, kusina. Next, cubierta. Cubierta. Yung I ay nagiging letter Y. Cubierta. Next, kuwelyo. Kuwelyo. K-U. Tandaan, may K-U yan, ha? Hindi K-W. K-U. Bakit, ma'am, bakit nung elementary po kami, kuwelyo as in K-W, eh, ipinilit nyo lang yan para magkaroon kayo ng, ano, ng kambal katini ko yung cluster. Pero ang tama talaga ay K-U. Kuwelyo. Donya. Donya. Wala tayong may enya na tayo sa ating ano sa ating alpabeto, pero ang lipat nito sa Filipino ay donya. Donya. Hindi donya. Hindi enye. Kwento. Kwento. K-U pa rin. Kwento. Senyorito. Dito sa Filipino nagiging senyorito. Senyorito. Mula sa English, binago ang baybay. So, sa English naman tayo. Abstract. Abstract. Yung dulo ay naging K. Mabit wala pong T. Wala naman po tayong silent letter sa Pilipino. Hanggat maaari nga, di ba, lahat ay binabasa. Development. Development. Development, development. Yung V sa English, ang katumbas sa Pilipino ay B. B. Development. Locomotor. Locomotor. Yung C ay nagiging K. Diction. 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 Pagdating sa Pilipino, diction. Diction. Record. Record. Yung letter C, nagiging K. Next, computer. Computer. Pagdating sa Pilipino, computer. Computer. Okay? Kung anong bigkas, ganun natin sinusulat. Kanina sa Kastila, ngayon ay sa English naman. Kaya importante na alam natin kung paano basahin, paano banggitin ang mga salita. Pagsasaling pa-idiomatiko. Ito po. Kapag nagsasalin tayo at may nabasa tayong mga idiomatic expressions, hindi natin isinusulat o hindi natin isinasali ng salita sa salita ito, kundi yung kahulugan ng idiomatic expression na iyon. Bread and butter, or yung hanap buhay o trabaho. To have a hand, o kaya to have a voice. Magkaroon ng kinalaman o magkaroon ng kaugnayan sa pagpapasya. Hindi yung magkaroon ng kamay. Dress to kill. Nakabihis siya para patayin. Hindi. Ibig sabihin yan ay bihis na bihis. Or yung ating nakapamburol. Kapag sinabing nakapamburol or spouting ay ang ganda ng kasuotan. Ganun po yun. Ito po ang nakakatuwa, yung ano, paglikha ng salita. Dance, poem, and song, o yung tinatawag natin na sa tulawit. Pinagsama-samang mga unang pantig ng mga salita, kaya nabuo ang sa tulawit, sayaw, tula, awit. Dance, poem, and song. Parang sa atin sa eskwelahan, no, sa San Mateo National High School, nagkaroon tayo ng
Atog sayawin, tugtog sayaw awit. Kaya lang wala na mga pa-contest ngayon. Sayang naman. Sunod, tapsilog. Tapa, sinangag at itlog o yung pork loin, fried rice, and egg. Tapsilog. Monument. Anong monument? O yung bantayog mula sa bantay ng katayugan. Bantayog, pinagsama. Diba? Bantayog. Tatandaan natin na ang gawain natin bilang tagapagsalin ay ang ipabatid ang nilalaman ng isang akda. Hindi yung lumikha ng panibagong katha tapos saariin natin na atin yun. Naku, plagiarism yun. Lagi nating ilalagay na salin ni o isinalin ni. Kilalanin natin yung effort ng original na nagsulat kasi take note, hindi madali ang magsulat ng isang akda, hindi madali ang magsulat ng katha. Kaya huwag natin silang nakawan. I-ano natin, i-acknowledge natin o kilalanin natin yung kanilang original na gawa. Ilalagay natin, salin ni. Pamagat, tapos kung ano yung, kung sino yung original na nagsulat, at ikaw bilang tagapagsalin. So, nandun na rin naman yung pagkilala sa iyo dahil ikaw ang nagsalin. Pero, lagi nating babanggitin, sino ang original na nag-isip nito? Sino ang original na naglikha ng akdang isinalin mo? Okay? Kasunod nito, ito po yung ating gawain. Ayan. Pangwakas na gawain, may assignment po, may activity ang mga grade 10. Hello sa grade 10 Aristotle, grade 10 Agoncillo, grade 10 Bonifacio, at grade 10 Dagohoy. Ito ang ating trabaho. Isalin sa Pilipino ang isang awiting banyaga, o yung English, na iyong naibigan. Ma'am, bakit ano, Filipino, isasalin sa Filipino tapos English? Pwede po bang, Filipino? Filipino to English? Mas madali para sa atin ang isalin yung from English to Filipino dahil mas bihasaan naman tayo sa Filipino kasi nga tayo ay ayun yung wika na ginagamit natin. Di ba sabi, dapat ikaw bilang tagapagsalin kung saan ka bihasa. So, bilang English at Filipino yung ating mga wika o official language ng Pilipinas ayon sa ating saligang batas. So, dyan tayo inaasahang marunong. Uy, shout out ka, Onggoy DC. Hello. Patapos na yung ating klase. Salamat sa pagpasok. I-video ang sarili habang kinakanta ang awitin. Okay, so ikaw ay kakanta. I-video mo ang sarili mo. So isasalin mo muna, tapos kakantahin mo ang sarili mong salin. Habang kumakanta ka, maaari mong sabayan ng instrumento. Kasi alam ko yung iba din sa inyo ay marunong mag-gitara o kaya mag-beatbox. Ipasa ang kopya ng saling awit at video sa ating Google Classroom hanggang ika-apat ng Abril 2021. So hanggang April 4 lamang po tayo. Ibig sabihin, kung next week makagawa ka na ng salin mo at maibidyo mo na ang sarili mo, pwede mo nang ipasa. Ulit, dalawa po ang ating ipapasa. Yung kopya ng iyong saling awit at yung video mo na ikaw ay kumakanta. Parang yung ginawa lang natin dati sa talumpati. Kopya ng talumpati mo at video habang ikaw ay nagtatalumpati. Siguruhin original ang iyong salin, hindi yung kopya sa Google o kaya ay sa YouTube. Huwag niyong gagawin yung Google Translate. Kasi ano yan, mas maganda, di ba, kailangan makuha yung diwa ng awit. Tatandaan, iyan ay diwa. So, English song into Filipino, ikaw ang magsasalin, ikaw ang gagawa. So, give acknowledgement to yourself. Tsaka wag mo limitahan yung kakayahan mo bilang mahusay na tagapagsalin. Akala mo lang mahirap? Oo, mahirap. Pero kaya mo. Ganun po iyon. Oy, tapos na.
Maraming salamat. Tatandaan, be a blessing, not a burden. So, maging blessing tayo sa ating kapwa at huwag tayong maging pabigat. That ends my ayan. So, natapos na po yung ating may comment. Natapos na po yung ating discussion. So, pwede po itong balikan. Uy. Salamat sa inyong panonood sa Team Rise and Shine at sa aking ka-team sa Abrodera Buhay Taiwan. Thank you at sa aking mga estudyante. Ma'am Elma, thank you po sa panonood. Thank you rin sa aking mga estudyante andito kanina eh, teka. Ayan, si Pauya, si Sevilla at si Rosmin. Nalagay yung mga batang masisipag, ano? Salamat sa inyong panonood. Pwede niyong balikan ang lecture dito para sa pagsasaling wika dahil next week ay hanggang Tuesday lamang ang ating klase, Holy Week. Okay po, Holy Week po tayo. Wala pong tanong. Maraming salamat sa inyong panonood. So, nakaisang oras din pala si ma'am. Medyo natagalan ako kanina kasi yung nangapa ako, paano ulit gamitin ang StreamYard? Okay, thank you very much.